naman po tayo ngayon, no? So ang nakikita niyo po ay mga natuyong dahon, no, sa aking backyard. Ang mga episode natin ngayong araw na ito ay huwag kalimutan mo po palang mag-subscribe, no, at i-hit ang notification bell upang maging updated sa aking mga videos. So ang topic po natin ngayon ay vermi composting, no. So isa sa mahalagang kaagapay ng pag-aalaga ng rabbit ay ang pagbe-vermi compost po. Kaya kung nakikita nyo po ang kamay ko ngayon ay hawak ang mga natuyong dahon, no. Ang mga natuyong dahon po ay hindi ko sinusunog sapagkat malaking pakinabang po ito sa ating rabitan, no. Nakakalat po diyan, eh, tingnan niyo lang po, no. O, misyana ko pong winawalis, eh, no, dahil sa dami ng ating ginagawa. Pero pag nagputol ako ng mga super batsyong o mga damo, no, dahon, hinahayaan ko lang pong matuyo yan sa sikat ng araw, tumutubo na po yung ibang batsyong. At pag natuyo na yan, no, minsan ko pong hahakutin, nilalagay ko sa isang compost pile, no. Yan, kahit yung dahon na saging, patutuyuin ko lang sa gilid na yan, no. Tapos meron akong imbakan dun, naka square ng hollow blocks. At yun ang magiging doon ko mas patutuyuin. Okay, so ang vermicost po, composting, ay maganda rin pagkakakitaan. Pero ang pangunahing layunin po natin sa pagbe-vermicompost ay siyempre dahil nagrarabit tayo, yung baka magpa-problema tayo sa amoy, no, ng tae ng rabbit, no? Kasi kung malakas o madami na yung tae ng rabbit, no, makagresulta yan sa pangangamoy ng ating vermi compost, no, ay sa ating rabitan, yon, yung mabahong amoy ng tae ng rabbit at yung ihi, no, baka magreklamo ang mga kapitbahay natin. So ito ay halimbawa ng lupa, no, na mula sa vermi compost. Halina po kayo at samahan ako sa ating episode na vermi composting. Okay, so yun, pagka nabulok na yung mga ayan, gagaya po nito, no, pinagsama-sama ko dyan ng mga composting materials na natuyo yung dahon, no, may mga damit pa nga po dun, no, kaysa sunugin yan, mas magandang ipunin ipunin po yan, no, para pag nabasa yan, ha, mag, nagkumuha kasi ng moisture ang mga lumang damit, no, kaya pag diligan mo yan, madaling makompost ang mga composting materials, yung mga pinatuyong dahon nga, no. Okay, so pagka medyo malamig na, no, kasi hindi pwedeng ilagay kagad sa compost pile ang mga pinatuyong dahon, no, pinatuyong damo, kailangan muna ng tinatawag na lumamig muna, no. Kaya pa-decompost mo pa rin muna, no. Pagka medyo malamig na yung nandoon, halimbawa, no, kaya doon natin pwedeng ilagay dito sa kompo sa ilalim ng ating rabitan, no. Kasi ayaw ng mga worms ang mainit. So ang ginagamit ko po sa vermicomposting ay African night crawler, no. Sila ang pinaka prolific, no, sa ating bansa, no, African night crawler, kasi sa mga tropical na bansa yan ang ginagamit, no, kagaya sa atin sa Pilipinas. Kaya nila yung itolerate yung init, pero mas maganda kung siyempre nasa malamig na lugar, kagaya po sa akin, ayun po, no. So meron tayong rabbit dito, mga rabbit cages, pag naglagay ako ng kagaya niya, no, pero minsan dinidirect ako na rin, ayun, no, no? Dinidirect ako na rin yung mga natin yung dahon pag nalaglag ang tae ng rabbit, no, matatabunan ang mga pinatuyong dahon na yan. Pero meron po akong nakalagay doon, kukunin ko po mamaya yung sa aking compost file, no, yung mga siguro nasa 2 months ng naka-imbak banda doon. Hindi po ito yung main ko, eh. Meron ako doon malaking naka-square po siya, no. Kukunin ko doon at ililipat ko po dito. Okay? So ang African night crawler, no, kakaiba po siya sa mga common na earthworm natin. Sapagkat ang African night crawler para siyang linta, no. Ayun po yung katsura niya. Ayun. Para pong linta ang African night crawler, ganito po yung itsura niya, no. At marami na pong nandito yan. Ayun po ang itsura. Flat ang katawan, no.
tapos patulis, no? Yung mga common earthworm po natin kasi dito hindi pwede yun. Pabilog po ang katawan ng mga common earthworm na makikita natin sa paligid natin, no? At ang mga ayan po sila, no? Ang African night crawler po, ayan, palapad ang katawan po nila. Pagpasensya po ang video, no? O, hindi pa po kasi ganong high-tech ang camera natin. Pero ang kagandahan po ng African night crawler, kaya nilang mabuhay sa matubig na lugar, no? Pero yung mga common earthworm natin, pag sinama mo dito, mawawala po sila, no? Ayaw nila yung gaanong matubig. Sa katunayan, ang African night crawler, kaya nila ng mga may tubig na 80% ng tubig, no? Mabubuhay sila, no? At yun nga ang mas gusto nila, yung matubig, ang worm, ang bean, sorry, ang bean, no? O bed. Okay, so nag-harvest po ako ngayon, no? Pag mayroon na pong ang African night crawler, mabibili niyo po sa mga kasamahan natin, lalo na sa mga agricultural group, no? Sa mga group, no? At may mga nagbebenta na po online, kaya pag-check na lang po kung mga sa online kung sino ang mga nagbebenta ng African night crawler. Kaya pero may technique po sa pag-aalaga ng African night crawler, no? Ayun nga, yung sabi ko, yung sana huwag mo nang idiretso, no? Pero ko may technique ako kahit na idiretso ko pa ang mga pinatuyong dahon, no? Kasi ang gagawin ko po niyan, hinarvest ko na po yung parte dito, no? Wala na pong laman yan. Okay? Pagka-harvest ng laman yan, no, doon ko siya lalagyan ng pinutuyong dahon. Pero by part ng pag-harvest. Halimbawa, ito pong dalawang blocks nito, hinarvest ko ito, no? Na-harvest ko ito. Yung banda dito, halimbawa yan, hindi ko nakukunin po yan, no? Para kung sakaling wala nang makain ng mga African night worm dito, no? Yung banda dito, halimbawa, lilipat sila sa may dito, mga pinatuyong dahon, lilipat dyan, no? Ang tawag dyan migration, no? Migration process. Kasi alam naman ng worm, no? Pag wala nang ang African night crawler, hindi sila aalis sa isang lugar hanggat meron silang kinakain. So kung wala nang makain, dun lamang tatakas ang mga African night crawler. Kaya tingnan niyo po, hinarvest ko yun dito. Ayan. Hinarvest ko po yan, no? So lalagay ko po dito. Pero hindi pa po harvest kasi basa. Ayan po yung mga African night crawler natin, no? Ayan, marami po nila. Ayan, no? So ililipat ko po muna sila dun sa isa kong doon, baro pre-harvest po, no? Para matunaw po nilang mabuti. Ayan po, nilalagay ko po muna dito, no? Hanggang sa, ayan, bubuhos ko dyan. Hanggang maipon po dyan, no? Maipon dyan yung mga nasa ilalim ng by part lang, no? Yung kalahati nito, harvest ko, lalagay ko po dito. At mga ilang weeks po, no? Pag nakain na lahat ng African night crawler worm yan, kasi hindi pa po fully composted yan, no? Pagka nakain na yan, ganito na po ang itsura ng lupa. Ayan, ganito na po, black po, no? Kaya magandang pagtaniman. Ito po yung na-harvest ko na fully decomposed na po, na tae ng rabbit at mga dahon, no? Mga grass na pinatuyo. Ito na po. Okay, so ganyan po, huwag i-harvest lahat para lilipat na lamang ang mga worm. Kagaya dito, may siguro ito hanggang 3 blocks dito, no? Hanggang dito hindi ko i-harvest yung doon, no? Yan, harvestin ko po lahat yan, yung mahaba na yan. Tapos lagyan ko na lang mga pinatuyong dahon, pinatuyong damo. Ganun po ang pag-harvest. Kasi hindi pwedeng harvestin mo lahat yan, no? Harvestin mo lahat ang laman ng na compost diyan, tapos maglagay ka ng panibagong dahon. Mga chance po, i-in po ang compost file at aalis po ang mga African night crawler, no? So kailangan magtira ka po dito. Kaya kung magtitira ako dito, tapos sabi ko nga, mahalaga na mayroong pagkain ng African night crawler para hindi sila umalis sa ating bin, no? So isa dyan, siyempre yung tae ng rabbit. Pero meron pong mahusay na makikita sa ating paligid na siyang pangunahing pagkain din ng aking African night crawler, kaya sila hindi umaalis, no? At ang material na yan ay ginagawa nilang pagkain at ginagawa rin po nilang pugad, no? Kadalasan gustong-gusto nila yan, dyan po sila
manging itlog. Kasi po, kung, ang kagaya po niya nung ano, yung tinatawag natin na kulay brown na box, no? Yun ang isa sa pwede nating ipakain sa mga African nightcrawler worm natin, no? Sandali po, pakita po. Okay, ito po, itong karton na ito na brown, no? Ito ang magandang gamitin na ipakain sa ating rabbit. Yan, may mga butas-butas po kasi, no? Yan, pag nilagay mo ito sa compost bin mo or compost bed, no? Pirapirasuin po yung maliliit siguro by square, ganun, no? Kaya bunot-bunotin mo lang sa kamay para mabilis. Papasok kasi dito ang mga worm, yan, yung mga butas-butas niya. Gustong-gusto kasi na yun ang worm. At magkakaroon ng aeration o hangin ang ating hangin. Mahalaga kasi ang hangin, no? O aeration sa paggawa natin ng compost bed, no? Sa compost bed natin, maganda may aeration. Kasi kung walang aeration, kadalasan umiinit ang pile at bumabaho, no? Okay, pero ito kasi organic itong brown na karton na ito, no, na box. Kaya mas maganda po itong gamitin. Pero problema kung wala po kayong karton na box na ganito. Organic po kasi ito, kahit kainin ng rabbit ito, ang papel na ito hindi po sila mamamatay, no? Kasi organic to kumpara sa mga papel na kulay white, no, mas ma-chemical ng mga white paper. Okay, so mas okay itong brown po, no? Okay, so kaya organic itong brown, kaya mas gusto rin ng mga African worm. Ngayon ang problema natin, kung wala po, paano ngayon kung wala ka pong box na ganito, no, na wala ka, mas meron pong tayong makikita sa paligid natin na pwede pong alternative bilang pakain sa ating mga African nightcrawler. Yan po ang mga ang saging. Kaya ako, marami po ako nakatanim na saging dito, no? Maganda yung dahon, no? Pero ang the best sa saging, yung kanyang trunk, no? Nakahara. Kinarbest ko na po kasi dito, eh. Okay, yan yung trunk ng saha, o trunk or saha ng saging. Okay, anong part ang pwede nating ipakain sa ating mga African night crawler worm, no? Ang kanyang saha nga po ito, ayan, saha na saging. Okay, so ito kailangan munang napatuyo yan, ito. Okay, patuin niyo po ito, no? At ito ang magandang ipakain. Kaya kung meron na kayong malaki, halimbawa na harvest niyo na yung bunga ng saging, no? Kaya na harvest na at tutumba na lamang, okay? Patuyuin niyo po muna, hindi pwede yung sariwa, no? Masirap kumain ng worm pagka kulay green pa ang saha na saging. Kailangan nag-brown. Kaya ako, yan po, binibilad ko ang saha na saging. At ito ang nagsisilbing pagkain ng mga African night crawler. At sa ganitong paraan, mas mabilis po natin mapadami ang African night crawler. Oh. So, mas maraming worm, mangingitlog, no? Pag nangitlog ang African worm, mabilis silang dumami. Mabilis makain ang tahi ng rabbit. Siyempre, mas maraming worm, mas mabilis makain ng tayo ng rabbit at hindi mabaho ang ating rabbit. So ilalagay ko na po dito kasi ipapakain ko pa rin po, no, sa mga worm natin. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ulo Ko'y Kamay Kaalaman, Nilo Kaingat po, no? Magandang araw po.